cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to become passionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS Edtech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming ETUlay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, isang maulan na hapon po sa ating lahat. Makakaayos naman po tayo sa ating mga kabahayan natin. At natutigit po sa mga naapektuhan po ng bagyong Dante. Mag-ingat po tayong lahat. Ano po? At tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng ating ETUlay online tutorial sessions para sa Filipino 7. Hatid po sa atin yan ng Department of Education, ICTS Educational Technology Unit, na mapapanood po ng live. Sabay-sabay po yan tayo mapapanood sa YouTube channel ng DepEd Philippines, DepEd Edtech Unit at DepEd TV, at lalo na po sa ating Facebook page ng DepEd Edtech Unit. Magandang hapon po sa ating mga grade 7 learners at lalo na po sa mga estudyante po sa Lalyo National High School na kanina pa po nakatutok sa atin sa mga oras na ito. Magandang hapon po sa inyo. At tayo po ngayon ay nasa Filipino 7, Quarter 4, Week 3. At ang ating pag-uusapan ngayong hapon na ito ay ang pagpapatuloy nga po ng ating kasaysayan po sa paglalakbay sa kaharian ng Berbanya na may pinamagatang Ibong Adarna. Ayan po ang ating matutong ayan sa buong fourth quarter. At tayo po ngayon ay pupunta na sa saknong 171 hanggang 336. Ayan po. Ayan, labanan lang po natin ang lungkot na po. Lalo na po ngayon ay nagkakaproblema po tayo ngayon sa kuryente. Kaya ako na po ang magdadala sa atin ng kasiyahan at ngiti sa lahat ng mga estudyante, lalo na po sa ating mga guro at nagtigit po sa ating mga magulang nagagabay po sa ating mga anak. Yan po ay pag-uusapan po natin ang pakikipagsapalaran ng Ibong Adarna. Muli po ako po ang iyong tutor sa oras na ito ngayong araw ng Miyerkules. Tutor Jessica Marias Borromeo po mula sa mataas na paralang nasyonal ng Abuyod. Lalawigan po ng Rizal sa bayan po ng Teresa. Sulong Blue Rizal and go up Blue Rizal para sa batang Rizaleña po. At papatiin po natin ang ating mga viewers na po si Angel Frugal at si Remigia Angeles
kay Janela Acob Domingo and Joshua Pasion, magandang hapon sa iyo. At tayo po ngayon ay pag-uusapan po natin ang ika-apat na markahan sa ikatlong linggo. Gaya pa rin ng ating mga nagdaang mga linggo, ito pa rin ang ating layunin para sa ating pag-aaralan ngayong hapon. Nangumungkahi ng mga angkop at solusyon sa mga suliranin mula sa mga bahagi ng akda na korido ng ibong Adarna. Ayan po, hello po sa ating mga viewers. Sa SDO Pasig, si Mark Platon. Hello sa iyo kay Leziri Dupaya. Siyempre from Lalyo National High School. Kay Chris Salim Bunagan from Grade 7 Gold from Sandiat National High School. At ayun, mayap abon. Kay RJ Calaguas, mag-ingat ka din dyan. Lalo na po sa mga tatamaan po ng Bagyong Dante. Ayan po, kaya pong dahilan sa atin, ang karamihan po sa ating mga tutors ay nawawalan po talaga ng signal. Kaya normal po sa atin na, ayan, at hello din po kay Ma'am Leslie Pamplona from Teresa National High School. Ayan, the best. Ayan ang ating mga teacher dyan. At hello po kay Ma'am Nelea. Ayan, from Bubuyan Integrated High School kay Luke Peril Manosa. Ayan, dadako na po tayo sa ating mga layunin. Siyempre, gaya nga ng ating nasabi, buong linggo po natin pag-uusapan ang pagmumungkahi ng angkop na solusyon ng mga suliraning naririnig mula sa ilang kabanata ng Ibong Adarna. Nakapaglalahad ng sariling pananaw, batay po sa motibo ng may akda at sa binasang mga saknong, at lalo tigit po ay nagbibigay ng halaga at impormasyon o importansya sa kahalagahan ng pagtulong sa kapwa. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Sa ilang mga kabanata dito sa ating korido ay pag-uusapan natin paano nga ba nakaligtas si Don Juan sa pagkakahimbing, sa pagkakatulog sa huni ng ibon. Kaya mamaya po tayo kakanta. Ano po, abang-abang lang po kayo. At syempre, kikilanin po natin ang mga kumasa sa aking hamon nung nakaraang linggo. Ayan, sila po mga certified batang Filipino viewer of the week. Ang una po dyan, ayan, makikita po ninyo, ayan, si Joshua Pasion ay nagpadala sa atin. Ayan, nagpadala po siya ng family tree ng kaharian ng Berbanyal. Siya po ay nagmula sa Lalyo National High School. Magandang hapon po sa inyo. At lalo tigit kay Angel Frugal, same section, mukhang magkaklase po ito. At meron din siyang sariling version ng family tree. At nakakatuwa po dahil pinost po ito sa ating group page ng DepEd ETUlay. At hindi lang estudyante ang nagpadala sa atin ng family tree, kundi isa ring teacher, si Ma'am Leonie Pedulay. Ayan, siya po ay nagpadala ng ating family tree at talagang computerized po. Ano po, siya po ay Filipino teacher mula sa Palina East National High School. Ma'am, thank you po sa pag-suporta sa ating ETUlay. Kahit po mga teacher, pwede rin po kayo magpasa ng inyong output. Basta ay nakatutok po tayo dito sa ETUlay. At kilalanin din natin ang mga School of the Week. Una dyan ay ang Santo Niño National High School, Batangas City. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan dyan sa Batangas. At lalo po sa Muzon National High School, San Jose del Monte City, Bulacan. Hello po sa lahat ng mga viewers natin. May nanonood po din sa atin from Sandiat National High School. At syempre, Mapalad na Bato National High School kay Lucilla Ilagan Sandoval. Ayan, congratulations sa schools na nating na-feature, lalo na po sa Lalyo National High School. Malay nyo, kayo na po ang susunod na ipi-feature natin sa susunod na linggo. Ayan.
Ito na po ang ating pag-aaralan sa hapon na ito, ang ibong Adarna, sakno 171 hanggang 300 hanggang 36. Ayan, hello po sa inyo, sa lahat ng mga magulang po na nakasubaybay sa atin. Ayan, sana po ay mag-enjoy po tayo dito. Ano po? At ang ating pong sanggunian, ayan, didiretso na natin, ay mula po sa SDO Negros Oriental at SDO Pasig City. Hindi po, maraming salamat po sa lahat na mga guro na patuloy po na nagbabahagi sa atin ng mga modules. Malay po natin sa susunod pa na school year ay makakatuwang pa rin po natin ang mga schools na ito para magabayan po natin ang iba mga estudyante po. Ano? Ayan. So, magbabalik tanaw muna tayo sa hapon ito. Sa nakaraang linggo, ay meron tayong binasa na panalangin. Ilan kaya ang saknong ito? Siyempre, ito ay unang anim na saknong na may pinamagatang panawagan ng may akda. Ayan. At hello kay Sir Rainier de Jesus. Hello sa inyo, Sir Rainier. Sa tingin sa aming tutor sa Science Grade 10. Ayan, abangan niyo po siya. At ang tampok ng napag-usapan natin nung nakaraang linggo ay tungkol nga sa unang pamilya na naninirahan sa kaharian ng Berbanya. Sino sila? Sina Haring Bernardo, Reyna Valeriana, at ang tatlong prinsipe o ang mga tatlong don. Yan ay sina Don Pedro, Don Diego, at Don Juan. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa kaharian ng Berbanya at sa paghuli ng ibong Adarna, tayo po ay at tutukoy natin kung talaga kayo ay nakikinig. Ayan. Sa larawan po ninyo ang mga tauhan o tukuyin ninyo ang mga tauhan sa kwento na sinasalarawan ng mga sumusunod na pangungusap. I-type nyo lamang po sa inyong comment section. Huwag po kakalimutan ng bilang at lalo na po ang inyong sagot. Tingnan po natin kung madaling-madali lang po ito dahil nga kilala po natin kung sino yung mga tauhan ng ibong Adarna. Siya ang hari ng kaharian Berbanya na nagkaroon ng malubhang haramdaman. Sino kaya ang ama nila Don Pedro, Don Diego, at Don Juan? Comment na! Yan nga po ng bilang. Ayan, kay Kurt Russell, kay Nelea, kay Mary Jill, Don Fernando. Tignan natin kung talaga si Don Fernando nga. Ayan, ganun din ang sagot ni Janela, ni Yonife, ni Chris Ford, ni Pierre, ni Rix Calix, Soteri Rab. Ayan, baliktad lang yung mga apelido. Ayan, tamang yung sagot, si Haring Fernando nga ang ating hari. Ang hari na kaharian ng Berbanya. Very good. Sumunod, ito na ang sumunod. Siya ang kabiyak ni Haring Fernando at ina ng tatlong prinsipe. Sino kaya itong pangalawa nating tauhan? Yan, very good din si Joshua, si Leslie, at si Angela. Yan din, ay tama din ang inyong sagot. Si Kurt, ang sagot niya ay Reyna Valeriana. Isa ay Reyna Valenciana. Si Katlea, kay Nelea ay Prinsesa Valeriana. Kay Pierre, Reyna Valeriana. Kay Mary Jill, kay Sean Patrick Malayandok, at kay Raya Abad. Tama ang iyong mga sagot. Siya nga ay si Reyna Valeriana. Ako, napakagaling naman ang ating mga tutees. Ito naman yung sumunod. Siya ang panganay ng anak. O, panganay na anak sa tatlong prinsipe na nanguna sa paghuli. Siya ang nauna sa tatlong prinsipe at siya din ay unang nabigo at meron din siyang motibo sa kanyang bunsong kapatid na si Don Juan. Ano kaya? Sino kaya siya?
Na nauna pa rin si Kurt Razel, kay Mary Jel, kay Joshua, kay Janela, kay Chris Ford, Nelea, kay Angela, Don Pedro. Ayan, si Sir Mark Edward. Good afternoon, Sir Mark Edward. Ayan. Don Pedro. Nga, napakagaling naman ang ating mga tutis. Nga, nakakain yata sila. Umapasarap yata ng tulog habang umuulan. Ayan, sana lang huwag lang umulan pag ako'y na may song number. Ayan, meron tayong susunod. Siya ang bunsong anak na siyang nagpanaginipan ni Haring Fernando na tangkang paslangin ng dalawang taksi. Sino kaya yung dalawang taksi sa kanyang panaginip? Sabi ni Pierre, kay Angel, ay kay Angel, kay Yonife, kay Katleya, kay Nielea, kay Leslie, Don Juan. Tama ba na siya si Don Juan? Yes, siya nga si Don Juan. Siya ang bunsong anak nila Haring Fernando at Reina Valerian. Naku, napakagaling na naga. Eto, kilala niyo to. Siya ang tumulong kay Don Juan upang mahuli ang nakamamanghang ibon sa bundok Tabor. Ulitin natin, ano, baka nagcha-choppy ako. Siya ang tumulong kay Don Juan upang mahuli ang nakamamanghang ibon sa bundok Tabor. Sino kaya siya? Sabi ni Rian Barrientos, nanonood siya ngayon from Gimban, Nueva Ecija, from Dr. Ramon de Santos National High School. Ayan, may mga sagot. Ay, matandang ermitanyo. Sabi ni Lelea. Sabi ni Katleya, Janela, at kay Kurt Russell, ermitanyo. Siyempre, siya po ay ermitanyo na naninirahan sa bundok Tabor. So, counted pa rin po ang inyong tamang sagot, ermitanyo. Yan, paki-heart react naman kung kayo ay nanonood pa rin sa ating ETUlay. Ayan, hello po sa inyo. Kung nawalan man kayo ng kuryente, huwag po kayong mag-alala dahil po ay mapapanood nyo din po ang replay episode nito. Pagkabalik na ng ating kuryente. Ano po? Ito na yung panghuling katanungan. Ito ang isang tanging magpapagaling kay Haring Fernando sa pamamagitan ng nakamamanghang huni. Ayan. Sino kaya ang ibon na ito? Basic, no? Kay Kurt, ayan talaga, ay napakabilis ni Kurt. Si Katleya, kay Sean, kay Joshua, kay Sherilyn Rilera, saan school po kayo galing? Kay Cedric Vince, kay Raya, kay Janela, kay Leslie. Very good. Ito nga ay ang Ibong Adarna. Siya nga ang makakapagpagaling sa hari ng kahariang Berbanya sa kanyang masamang karamdaman o matinding karamdaman. Naku, good job! Natatandaan nyo nga ang ating napag-aralan nung nakaraang linggo. Paki-comment nga ng woohoo! Kung kayo ay naka-perfect! Ba ay naka-perfect! Type nyo lang ang woohoo! Ayan, para si Regine lang woohoo! Ganon! Nga. Ayan, si Ma'am Dina Jimenez. Hello po, Ma'am Dina. Ayan, may mga nagko-comment na ng woohoo! Ayan, very good ang ating mga learners. Perfect na perfect. At talaga kilala nyo na ang mga tauhan sa Ibong Adana. Pero, meron pa tayong iba pang tauhan na kailangan nating ipakilala sa inyo. Hulaan nyo nga kung ilang ermitanyo ang kasama sa naturang korido. Kahit isang numero lang pwede. Ilan kaya silang ermitanyo? Ilang ermitanyo kaya ang nakasaad sa ating korido? Sabi ni Kurt, tatlo po. Ayan, nagtatanong pa siya kung tatlo. Ayan, kay John Denver Villarus Tomas, watching from MNHS, ayan, congratulations po sa Muzon National High School. Tatlo, sabi ni Angel, tatlo. Kay Sherry ni Reliera, tatlo. Kay Christopher, tatlo. Ayan, meron din tayo nanonood
sa Grade 9 Diamond kay Ariani Rivera from Muson National High School. Meron din nag-type ng 5 kay Merjen Albarico, kay Crisaline 3, kay Dina 1. Sigurado ba kayo sa inyong mga hula? Siyempre, ang nabanggit doon na ermitanyo ay 3. Sinong-sino nga ba ang mga ermitanyong nabanggit? Yung unang ermitanyo ay yung manggagamot ng hari. Sumunod ay ang tumulong kay Don Juan na ketongin na binigyan niya ng tinapay. At ang panghuli ay ang tagabagbantay nga na ermitanyo ng bundok Pabor. Sino siya mismong tumulong kay Don Juan matapos siyang pagtaksilan ng kanyang kapatid. Ako, nakarinig tayo ng salitang taksil. Ano ba nararamdaman ninyo na kayo ay nataksilan ng inyong kaibigan, ng inyong kamag-anak man yan, o ng inyong kaklase? Ito ang nakasaad sa mga sumusunod nating mga sakno. Tingnan natin ang ika-4 na bahagi na korido, ang pagtulong ng ermitanyo kay Don Juan. Sa ang totoong dahilan kung bakit nakaligtas si Don Juan sa pagkakatulong sa ibon. Kung natatandaan natin, nabigyan ni Don Juan ang matandang ermitanyo na ketongin sa kanyang paglalakbay ng 5 pirasong tinapay upang siya'y bigyan ng gabay. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nina Don Juan at ermitanyo ay natuklasan niya ang kahiwagaan ng ibong Adarna. Ito ang kanyang nasabi ng ermitanyo. Sa hating gabi lumalabas di umano ang ibong Adarna na tumadang pa siya sa sanga ng puno ng piedras latas. Yan, 7 beses umaawit ang ibon at 7 beses din nagpapalit ng iba't ibang kulay. Naku, sa susunod yata ng linggo ay kailangan din natin tuklasin ano nga ba ang hiwaga sa imong Adam na ito. At lalo po, sabi ni Christine Evangelista from Banquero Integrated School. Magandang hapon po sa inyo. At siyempre, sabi ni Dina, minus, but they're one and the same. Kaya, tignan natin kung talagang sila ay magkahalintulad. O, kung baga, isang pangalan nila, pero 3 ang katauhan. Tignan natin. Sa kanyang binilin, binigyan ng ermitanyo si Don Juan ng labaha. Ano ba ang itsura ng labaha? Parang isang maliit lamang na hita at gintong dayak at gintong sintas upang gamitin sa paghuli ng ibon. Ayon sa matanda, ay nararapat na sugatan ni Don Juan ang kanyang kamay. Ano yun ha? Saan nga ba siya nasusugatan? Sa kamay. O malapit sa pulso sa kanyang kamay. Upang matanggal ang kanyang matinding antok, kailangan niyang patakan at pigain ng dayak o parang ang tsura niya ay parang napakaasim lang nakamansi, ganun. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay humayo na si Don Juan sa tinitirhan ng ibon. Ayan. Ganito lamang po kadali, no? Kaya meron tayong itinanda mga katanungan para sa ika-4 na bahagi. Ano ang pagsasalarawan ng matandang ermitanyo sa ibong Adarna? Kalawa, anong nararapat na gawin ni Don Juan upang maiwasan ang pagkakatulog na huni ng ibong Adarna at sa inyong palagay? Ayan ha, importante yung pangatlo. Sa inyong palagay, karapat dapat ba si Don Juan na makahuli sa ibong Adarna? Yan, tingnan natin kung ano natin i-analyze isa-isa ang mga katanungan na ito. And hello, Sir Jason Balahaja from Abuyod National High School. Nanonood sa atin ngayong hapon. Hello po, sir. Ayan. Kung babalikan din natin, ano nga ba ang pagsasalarawan niya sa ibong Adarna? Siyempre,
Kailan nga ba siya dumadapo? Eh, kagaya ko lang yata, night shift. Ayan, nahilig siyang dumapo sa kanyang ibon o sa kanyang pugad tuwing hating gabi. Naku, mukhang call center agent yata ang ibong kadalna natin. At kumakanta siya ng 7 beses. Hindi natin ha, yung magic number natin ay 7. Kayo, grade 7 kayo, ano? Na ang ilang beses siyang humuhuni ay 7 beses. At 7 beses din siya nagpapalit ng kulay. Ayan. Kung siya ay kulay rainbow, syempre iba-iba ng kanyang kulay pag sa tuwing siya ay umaawit. Ano kayang narapat niya na gawin para siya ay makaligtas sa pagkakatulog? Yan, sabi ni Angela Gabriel, 7 din ng BTS. Nako, halata mga fan yata kayo ng BTS. Ayan, sabi ni Kurt, sugatan po ang kamay, sabay pigain ng kalamansi o yung tinatawag natin na dayap. Yan yung dayap para hindi siya makatulog. Nararapat na sugatan ni Don Juan ang kanyang kamay, sabi ni Joshua. Yan, very good si Joshua. Napaka-active din sa atin. Pati na sa group page ng ETUlay, napaka-active din siya. Ayan, ito yung tanong talaga. Siya ba talaga ang nararapat na makahuli sa ibon? Sa yes or a no? Ayan, tama din si Sir Jason. Sugatan ng sarili at pigaan ng dayak. Ayan. Yan, tayap po yung parang isang kasing laki lang ng water, ng ano yata, ng kalamansi yung bilog. Ayan, nararapat na siya ang makahuli dahil siya na lang ang nag-iisang pwedeng makahuli, sabi ni Joshua. Yes, sabi din ni Mary Jill. Sa Clea, yes. Yan din, tama din ang sagot ni Raya Abat. Hi Chrysalid at Janela, yes. At sabi ni Ma'am Dina, opo, dahil siya ay mabait at may magandang kalooban. Tama! Si Don Juan kasi ang nag-abot sa ermitanyo na hetongin ng tinapay na daladala niya, na binaon niya. Kaya siya lang dapat ang nararapat na makahuli sa ibon. Ako po. Nagtagumpay kaya si Don Juan sa kanyang paghuli. Sa ikalimang bahagi ng ating korido, eto na. Hindi na inip si Don Juan sa paghihintay sa pagdapo sa piedras, platas, at umawit na ang ibon. Hala, umaawit na siya. Ano kayang kakantahin ng ibon? Siyempre, kung dumapo na yung ibon at siyempre, ilang beses ba siya pwedeng kumanta? 7 beses. Hindi, syempre, kung may sarili tayong playlist, 7 awit ang ibinulas-las o ibinulas ng ibon. Nako! Kung pagkatapos niyang kantahin ang mga awitin na maaaring makakatulog si Don Juan, so ang una niyang ginawa ay nailabas na niya yung labahan niya. Oh, gusto niya on the wings of love. Grabe naman si Sir. Ngayon, may 5 piso po kada isang kanta. Bakit kumubo? Ayan. 7 beses yun na. Ulitin natin, 7 beses. Kung awitin man yan ni Regine Velasquez, pwedeng kantahin yan. Yung parang ganito lang. Pagmasdan ng ulan, unti-unting pumapatak sa mga halaman't mga bulaklak. Magmasdan ng dilim, unti-unting bumabalot sa buong paligid ay umuulan. Tapos yung pinakang higher notes kaya try natin. Minsan pa ulan bumuhusat, huwag nang tumigil pa. Hatid mo may bagyong dalangin ito ng puso ko. Sumasamo, pag-ibig ko'y umaapaw, damdamin ko'y humiyaw. Sa tuwa, tuwing umuula,
Yun. Last na po yun, Chow. Ayan, may mga nakatulog po ba? Yan. Sana o, sabi ni Angela. Ayan, may nakatulog po ba? Titignan ko sa mga comment section. Ayan. Ah, sa susunod journey na yung kakantahin ko. Ayan. Kukunin na niya yung kanyang tinatanggal na pampatanggal ng antok. Kung sa ating pakaraniwan sa atin ay kapilang ang panlaman sa antok. Pagdating kay Don Juan ay nasimulan na niyang sugatan ang kanyang kamay. Ayan, nasugatan niya yung kamay gamit ang kanyang labaha at pinatakan ng dayak. Ayan. Habang kasi umaawit ang ibon, ay kailangan niyang labanan ang antok. Ayan ang kanyang... Ayan, may napiyok daw sabi ni Cedric. Ayan. Kailangan na wala yung kanyang antok. Kaya ang nangyari, ang naging resulta ay... Nagbawas na yung ibon. Naku po, nagbawas na yung ibon. Subalit, nakailag si Don Juan. Naku po. Bakit nakailag? Nahuli din ni Don Juan ang ibon gamit ang kanyang gintong panali. At naidiktas din ni Don Juan ang kanyang dalawang kapatid. At nagkita nga silang muli ng napakasaya. Ayan, may nakatulog po. Sabi ni Pierre, how to be you po, ma'am. Ayan, practice is the key. Ayan. Pagkatapos po nito ay meron tayong mga katanungan na ating sasagutin o i-analyze ulit. Nagtagumpay nga ba si Don Juan sa kanyang misyon sa yes or ano? Sana all daw may gintong panali. Ayan, pwede ka na mag-advocate sa Shopee o sa Lazada pag Sunday. Opo, sabi ni Janela. Yan, nagtagumpay daw si Don Juan. Sa tingin nyo, ano, bakit kaya nagtagumpay si Don Juan? Nasunod ba niya ang pinayo sa kanya ng ermitanyo? Yan, sabi ni Chris rin, opo. Yan. Sabay inom ng tubig. Opo, yan ang sabi ni Angela. Ayan, nasunod nga niya yung pinayo sa kanya ng ermitanyo. Yan ay si ermitanyo number 2 na katongin na nagbigay sa kanya ng labaha at ng dayak. Paano kaya niya nahuli? Paano kaya niya nahuli si Don Juan ang ibong Adam na? Yan. Kung napapansin niyo, no, nakailag ba siya sa kanyang unang pagdumi? Ayan, loggers daw ako. Ayan, opo. Sabi ni Dina. Ayan, si Ma'am Dina ay magaling makinig. Paano nga niya naiwasan ang pagdumi ng ibon? Siyempre, namulat na siya. Pagka napatakan ka, halimbawa, ito, nalaslasan niya yung kamay niya at pinatakan niya ng dayap. Siyempre, sa unang pagdumi ng ibon ay nakailag siya. At doon na nakachempo si Don Juan na umakyat sa puno ng piedras platas. Ayan, hinuli niya gamit ang isang sintong sintas, sabi ni Lelea. At nakailag siya sa pagdumi ng ibon. Very good. At bakit nais si Don Juan, dito na tayo sa ika-anim na bahagi ng kwento, bakit pa kaya nais niya na iligtas ang kanyang mga kuya? Ayan, tingnan natin kung bakit, ano nga ba ang rason. Dito natin siyang masasagot sa ating susunod na bahagi. Ayan. Sa kanila pagkikita ng tatlong kapatid, o dalawa pala sila, ang dalawang kapatid ni Don Juan, na si Don Pedro at Don Diego, ay nagsilakan na sila dala-dala ang hawla ng ibon. Sabi ni Sir Jason, mahal niya po kahit na may kakaibang kinikilos ang dalawang kapatid ni Don Juan. Ayan, dahil mahal na mahal niya ang kanyang kapatid dahil nga sa tagal-tagal ng pagiging bato nila, hindi pa ba niya ililigtas yung dalawa? Siyempre, ililigtas pa rin niya. Ngunit, eto, pakinggan niyo mabuti. Inilahad
ni Don Pedro kay Don Diego ang kanilang plano. Ang plano ng pagtataksil kay Don Juan. Ano kayang dahilan? Siyempre, inggit, hiya, at pagkamuhi. Yan. Tandaan po ninyo ha, hiya, inggit, at pagkamuhi sa kanilang bunsong kapatid. Kaya hinayaan nila na maglakbay ito si Don Juan. Ngunit, tumanggi muna sa una si Don Diego, pero wala siyang nagawa dahil si Don Pedro nga ang panganay. Kaya sumang-ayon na din siya sa kanilang plano. Sa tingin nyo kaya, ano kaya ang plano na iwanan si Don Juan sa gitna ng kagubatan? Ito na yung kanilang plano. Isinigawa ng dalawang taksil. Kaya tama pala ang napanaginipan ni Haring Fernando na pagtataksilan si Don Juan ng kanyang dalawang di umano na taksil. Minugbog nila si Don Juan at sa sobrang sakit ay hindi na nakalaban si Don Juan sa kabila na kanilang ginawa. Na makita niyang hindi na magkakilos si Don Juan ay kinuha na nila ang hawla kung saan nandoon ang ibong Adarna at nakabalik na sila sa kaharian. Ayan ha, i-type nyo nga sa ating mga comment section, hiya, inggit at pagkamuhi. Ako, nunagang ito ang naging dahilan kung bakit dapat sila ang manguna dapat sa paghuli ng ibon. Ayan. Ito ang mga katanungan natin, bali ito ay tatlo pa rin ito. Ano kaya yung kanilang plano na pag-agaw ni na Don Pedro at Don Diego sa ibon o hawla na daladala ni Don Juan? Sa palagay ninyo, bakit nais ang dalawa na gawin ang kanilang plano? Tingnan nga natin. Sa pangalawa, bakit sa tingin ninyo ay nagawa nila na pagtaksilan nila Don Pedro at Don Diego si Don Juan? Yan, na-type nga natin yung naging dahilan. Sabi ni Kathleen, ayan, watching from Santo Niño National High School, grade 7 green. Ayan. Kami na pong nagsagot, yan ay, una ay hiya, pangalawa ay inggit, at pangatlo ay pagkamuhi. Yan, nakikita na natin ang totoong ugali ng dalawang kuya ni Don Juan. Ayan, bakit sila naiinggit kay Don Juan at bakit sa tingin niyo siya ang pinakapaboritong anak ng Haring Fernando at Reyna Valeriana? Ayan, naging patas ba itong dalawang kuya ni Don Juan sa kanilang plano? Bakit o bakit hindi? Ah, kay Princess Gwyneth Ebora from Grade 7 Green, Santo Niño National High School. Ayan. Pagkamakpuot. Ayan, may matinding puot yata. Liyatang tinayt ni Sir Jason. Ayan. Sabi kasi ni Rian ay para maagaw niya yung ibon. At dahil sa sobrang inggit at pag-iimbot sa kapangyarihan. Ayan, kaya hindi naging patas ang dalawang prinsipe na sila Don Pedro at Don Diego. Naku po. Napakabigat, no? Hindi sila patas dahil masyado silang sakim. Ayan ang number one o unang dahilan. Inggit, kasakiman, at kapangyarihan na maagaw sa kanila yung trono ng kanilang ama. Sabi din ni Joshua Passion, hindi dahil sila nila si Don Juan, binugbog si Don Juan at tumating sa sobrang sakit. Yan ang naging resulta kung siya ay naiwan sa gitna ng kagubatan. Baka sarili, tama yun. Ito na yung panghuling bahagi sa ating pag-aaralan. Ayan. Si Don Juan ay labis nga na nahihirapan at nasapit, hinang-hina, magang-maga ang kanyang buong katawan at may bali ang kanyang tadyang.
sa sobrang paghihirap sa kanya ng gutom at uhaw na nararamdaman ay wala na siyang nakikitang pag-asa na siya'y mabubuhay hanggang na siya'y nanalangin sa mahal na birhen. Kung natatanda natin ang korido ay tungkol sa mga pananalangin, kaya tinawag niya ang nasambit na niya yung pangalan ng birhen at pinalangin niya na sana'y mabubuhay pa siya hanggang may dumating na isang estranghero at di lubos niya maisip na siya ay pagtaksilan ng kanyang kapatid. Sa parting ito ay siya ay nailigtas ng isa pang estranghero na siya din pala ay isang ermitaño. Ayan. Hello din po sa nanonood sa atin sa YouTube kay Shireen Z. Miguel from Sangbay Integrated School, SDO, Quirino Province. Ayan, kamusta naman po kayo dyan sa Quirino? Mukhang dyan yata tatamang susunod itong si Bagyong Dante, kaya mag-iingat po kayo. Ano po? Yan, parang si Sir Jason ang sabi niya, sa tadyang ni Adan ang mula at nalikha si Eva. Ayan. Ako, napaka-biblical, ano. Ito na yung ating katanungan. Ayan po yung ating pagwawakas ng ating mga sakno sa ibong Adarna. Sa saknong 171 hanggang 336. Ayan, hirap na yung mag-Tagalog si Tutor Jessica. Ayan. Ano ang naging kalagayan ni Don Juan matapos siyang iwan ng kanyang dalawang kapatid sa kagubatan? At bakit labis niya ikinagulat ang ginawa sa kanya ng mga kapatid? At kung ikaw si Don Juan, anong nais mong panalangin sa iyong mga kapatid? Tingnan natin itong pangatlo. Ayan, sagot na natin yung unang dalawang tanong. Ayan na, parang labis siyang nagbigla na ginawa yon ng kanyang dalawang kuya dahil nga sa inggit, hiya at pagkamuhi ng dalawang naunang prinsipe. Halos wala na siyang buhay, sabi ni Mary Jane. Si Don Juan ay labis na naghihirap. At ano nga ba ang kanyang ipinalalangin? O ano ba ang gusto niyo ipanalangin sa inyong mga kapatid? Yan. Kung maaaring sila ay maligtas o kung sila ay nasa mabuti silang konsensya, yan ang kanyang ipanalangin o naipanalangin sa Birheng Maria. Ayan, sabi ni Joshua Passion, dahil di pinagkatiwala ito na sila ay mabait. Ayan. Na siya ay makaligtas, sabi ni Leslie Rido Paya. Ano-ano mo si Ma'am Madeline? Ayan. Sabi nila Leia ay nagdudusa sa aray dahil sa di niya ito na isaisip at sana maliunawan ang kanilang mga isipan. Very good si Ma'am Leia. Si Don Juan po ay bubong sarado, sugatan at bali ang tadyang dahil sa ginawa sa kanyang mga kapatid. Ganyan kabrutal ang ginawa sa kanyang pagtataksil kaya hindi na nakapaglaban si Don Juan. Naku. Napakabigat pa, no? Sabi ni Joshua Passion, sana sila ay makarating sa karian ng Berbanya ng mabuti at ligtas. Ayan, very good ng ating mga estudyante sa oras na ito. At ngayon ay meron akong hinihandang pakwis. Ayan, kung talagang kayo ay nakikinig. Ayan, pipiliin nyo naman po ang titik o letra ng bawat sagot sa mga sumusunod na katanungan. Ayan, nabismo na si Sir Jason, mga taksil. Ayan, sana hindi lahat mga ganito sa panahong ito. Pero sa totoo lang ha, marami din pala mga hindi natin nakikita mga tao ang mga totoong taksil. Pakinote po, no? Galing from Tutor Jessica. Ayon. Eto, meron pa akong isa pang challenge yung ibang mga nagpasa sa ating group page ng DepEd ETUlay ay patuloy pa rin po kayo magpasa na po. Ayan, saan natagpuan ni Don Juan ang ibong Adarna? Sa ilog ba? Sa kagubatan? Sa puno ng Piedras Platas? O sa yungib?
Yan, dapat ito ay alam na alam ninyo yung mga sumusunod na mga pangyayari. Sabi ni Sean, ni Joshua, ni Mary Jel, kay Katlea, kay Nelea, kay Regine Alejado, good afternoon! Ayan, nakasagot na si Ma'am Dina, si Sir Jason, si Puno ng Piedras Platas. Napakagaling talaga. 1 point na, 1 point. Lord, sino ang nagturo kay Don Juan upang hulihin ang ibong Adarna? Ito ba ay magagamot? Matandang ketongin? Matandang manghuhula o matandang estranghero? A, B, C, or D? Hindi sa Puno ng Aratilis talaga ng Sir Jason. At hello din po pala sa mga may-ari po ng Kubo Barista. Hello po sa inyo. Magandang hapon po. Kaya sabi ni Lea ay D. Letter D din ang sagot ni Kat Lea. Ayan, meron ding nanonood sa atin si Regine Miguel from Sangbay Integrated School. Sabi ni Mary Jel D. Ayan, may nagsagot ng B. Ayan, mukhang magkakaiba na tayo ng sagot. Tignan natin, ayan, ay letter B. Maramihan sa ating mga sagot ay letrang B. Siyempre, ang matandang ketongin ang nagturo sa kanya na manghuli ng ibon. At na-describe niya o naisalarawan din niya ang ugali ng, o katangian pala ng ibong Adar. Na napakagaling. Ayan ha, 2 points na. Yung mga naka 2 points. Sa ang bahagi ng katawan ni Don Juan ipinatak ang dayak o kalamansi. Magamat wala to sa pagpipilian, yung salitang malapit na malapit nun sa sagot, syempre ito ba ay sa pulso, sa braso, sa daliri o sa hinlalaki? Ayan, saan nga ba pinakamalapit? Dahil sa ibang mga sanggunian ng mga libro, dito yata ay pinakita talaga kung gaano kasakit, malaslas ang isang ibon. Ayan, salamat po sa friend ko si Franco and Ayan ang Kubo Barista. Good afternoon, ma'am and sir! Ayan, letter A ang sagot ni Katleya, ni Cedric A, kay Alia Ordillo, good afternoon, kay Lorena Jane A, kay Janela, kay Kyle Matthew, kay Princess Gwyneth, kay Sir Jason, letter A, sa pulso. Sa kamay na malapit sa pulso. At doon na niya pinatakan ng dayak o ng kalamansi. Ayan ha, 3 points. Doon ay, sino nagtangkang agawi ng hawla na hawak ni Don Juan? Sino? Yan ha, sino? Yan ba, si Don Ramon, si Don Simon, Don Pacundo. At si Don Pedro. Sabi, tawag-tawag sa mga comment ninyo. Ayan, si Shireen ay letter E ba? Ayan, meron namang mga, ayan yung kaninang sagot. Ayan, kay Sean Patrick D, kay Pierre, kay Joshua, kay Mary Jen, kay Katleya, kay, ayan, kay Ma'am Yonife. Ayan, marami nang ko-comment ng letrang D, si Don Pedro nga. Very good. At ito na yung panghuli. Anong nararamdaman ni Don Juan sa kabila ng pagtataksil sa kanyang dalawang magkakapatid? Nako, kailangan niyo ma-perfecto. Masakla pa kanyang sinapit sa pagmamalupit sa kanya, matinding kalungkutan sa paghihirap ang kanyang sinapit, matagumpay o matagumpay ang kanyang sinapit. Masaya silang nagsama ng kanyang dalawang kapatid. Ayan. Ang sabi ni Crisaline at ni Ma'am Dina ay B. Ayan. Ano kaya yung ibang mga sagot ng ating mga cuties? Kay Kathleen, kay Princess, kay Sean, kay Angela, kay Joshua, kay Katleya, kay Alia, kay Andre Tubig. Ayan. Hello sa'yo. Letter B. Tama, talagang matindi ang kalungkutan at paghihirap na siya'y pinagtaksilan ng kanyang kapatid. Dahil dyan ay napakahusay ninyo! Ayan, i-type nyo nga sa inyong comment section na salitang Yehey! Yehey! Naka-perfect kayo sa aking quiz.
Ayan. Yay! Perfect! Ayan. Mukhang may magpapalibre po pagkatapos ito. At syempre, natapos na tayo sa ating pinag-aralan, pero may iiwanan ako sa inyong hamon. Ayan. Ang mga nakatugon sa ating unang hamon na magpasa ng Family Tree ay ito. Mula sa Grade 7 Einstein ng La Leon National High School. Very good po sa ating mga estudyante. At huwag po kayong mag-alala, pwede pa po kayong mag-submit ng inyong kakaiba at napaka-creative na family tree ng mga unang pamilya sa Kaharian ng Berbanya. Siyempre, ipopost nyo din yan sa aming babanggitin mamaya. At dahil tayo ay magbibigay ng advice o mga payo sa ating mga tauhan, ito ang ating susunod na pagsubok. Kumuha ng mga suliranin sa binasang akda na maaaring ihalin tulad sa inyong suliranin sa totoong buhay at bigyan ito ng solusyon. Gaya nga po nang nabanggit sa ating layunin ay bibigyan natin ng solusyon ang bawat suliranin ng bawat pangyayari sa ating korido. At ano nga bang itsura nito? Ayan. Pagsubok, dalawa po yan. Ano? May pinakamaganda at pinakamalinaw na pagpapayo ay siyang pipiliin natin bilang duty of the week. Kaya tuloy pa rin po kayo sa pagsasubmit na po. At saan nyo nga ba siya pwedeng isubmit? Ayan, pwedeng pong gamitin ang hashtag, hashtag ETUlay, hashtag Filipino 7, at hashtag Ibong Adarna Series. At ito, maupuan ninyo ang badge na ito ng makukulay na balahibo ng Ibong Adarna. Ayan. At saan nyo nga ba siya ipapasa? Siyempre. Ayan, naghahang na pong aking laptop. Ayan. Ito na. Dito nyo po siya ipapasa sa aming Facebook page. Ma'am Jessica Borromeo and your tutor, Jet. Yan, pakilike na pong aking Facebook page. At syempre, subscribe to my YouTube channel, Jessica Marie Borromeo. At sa mga hindi pa po nakakasama sa ating community page, i-like nyo na po or mag-join na po kayo sa DepEd ETUlay. Ayan, dyan po namin ipopost ang iba pa mga subject areas. At kung kayo man ay nakatutok ngayong araw na ito, ay paari na po kayong magpasa. Tuloy-tuloy po yan hanggang week 8. Kaya, dyan na po nagtatapos ang ating online tutorial session. At abangan niyo po ang susunod na saknong sa susunod po na linggo. Ayan po ang ating mga ETUlay tutors. At supportan pa rin po natin ang ETUlay hanggang week 8. Muli po, ako po ang inyong naging tutor sa oras na ito. Tutor Jessica Borromeo po. At mag-ingat pong lahat. At syempre, ang susunod na nating tutor ay si Tutor Ronel. Maraming salamat po at mag-ingat pong lahat. At see you next week po sa ating ETUlay, Wika at Panitika ni Tutor Jessica na Ibong Adarna Series. Magandang hapon po! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts.
Paalam!